Hello guys. Bali yung gagawin natin ngayon is kung nakikita nyo yung bali yung unang in-upload natin is 3 bulb control wanggang switch. Bali ang gagawin natin ngayon kung yung 3 bulb gagawin natin ng 3 gang switch. Yan. Yung kailangan natin is 3 gang switch. Jumperan ko na siya para sa supply natin. Yung jumper natin na yan is number 12 3.5 mm squared. Yan. Yan yung jumper natin. Yan ang papalitan natin to. Yung switch natin. Tsaka may babaguhin lang tayo ng return. Yung bali yung wire natin yan, yung return natin is ito, number 14 o 2.0, yan. Stranded po yung wire natin. Ito yung number 12. Bali hindi na natin babaguhin yan para hindi na maba yung video natin. Magkaiba ng kulay yan, yung tinatawag natin na ito yung pula si line 1, tsaka si line 2, yung dilaw. Line 1, line 2 lang naman tayo, pupunta sa breaker. Ngayon, baling tatanggalin na lang natin dyan, ayusin na lang natin kasi para may supply naman na yung switch. Ito may isang return. Baling tatanggalin na lang natin dyan, ayusin natin yung return. Yan, lalagyan natin na siya ng kanya-kanyang return para sa switch, sa control. Yan. Hindi na natin babaguhin yung line 1 o line 2. Yan. Kung napapansin nyo naman, may upload ako dyan yung paano ginawa yung wiring ko nito. Ngayon, makikita nyo lang kung paano lang ako magdagdag ng return sa mga ilaw na yan para control natin sa switch. Yan. Sige. Bali, umpisahan na muna natin yung baklasin na muna natin yung wire. Ayan guys. Kung napapansin nyo, hindi ko ginalaw yung si line 2. Ito yung line 2 natin, yung supply ng ilaw. Bali, yung tinanggal na lang natin yung return. Si papalitan natin siya ng wire para papunta ng switch. Ito kasi yung magiging control. Yan. Yan. Kung napapansin nyo, kasi yung 3 bulb control wanggang switch, yan, pinag-splice lang niya sila dyan. Tapos yung bumaba ng switch ay isa lang. Yan. Ito, isa lang yung bumaba niya. Ito yung tumusok rin dyan sa ano niya, dito sa bukel niya. Yung line 2, yan. Tapos ito yung dito rin sa kabila. Yan, pinagal ko na rin. Yan. Bali, tanggalin na muna natin yung wire na ano, para mapalitan natin ng return. Madali lang yan guys. Yan guys, bali, hugutin na natin yung wire na pumunta dito sa kabila. Yan, ito. Kasi pinagsama-sama ko lang yan, in-splice ko lang yan. Ito naman yan sa kabila. Ito na yung magkabilang bukel dyan na tumakbo. Ngayon guys, kasi medyo mahaba naman na siya dito. Yan, hindi naman siya. Bali, hindi ko natatanggalin to. Putulin na lang siya natin dito. Yan. Kasi abot na siya dito. Mayroon na tayong isang return. Ngayon, mayroon na tayong isang return. Kailangan na lang natin is dalawa na lang ang idadagdag natin. Para dito sa kabila. Dito sa kabila. May supply naman na tayo ng ano, ito yung line 1. Supply natin. Ito. Hindi na natin gagalawin yan. Yan, naka-splice na yan. Ito yung supply ng switch. Yan, diretso. Nakadugtong lang yan. Naka-splice lang. Naka-splice lang dito yan. Yan. Splicing lang yan. Nakadugtong lang. Diretso sa breaker. Hindi mo gusto sabihin. Madaling salita. Galing breaker, yung switch natin. Diretso sa switch lang. Sinuplayan niya lang yung switch lang. Yung line 2 naman, galing breaker, supply niya yung ilaw. Dito sa receptacle lang. Naka-splice siya. Punta dito naman, naka-splice hindi siya dito. Punta sa receptacle. Tapos ganun to rin yung isa. Yan. Naka-splice siya. Naka-tosok na rin siya dito. Yan. O, kasi dahil sa okay pa naman tong isang wire natin dito, dalawa na lang dadagdagan natin.
Ayan. Bali, pag kung magsusok-sok ka, eh, mas magandang lagyan mo na ng tip yung dulo para mas mabilis ipasok. Ayan. Sok-sok na muna natin. Yung nagtataka kayo ba isa, dalawa na lang dinagdag natin kasi yung isa, hindi na natin siya tinanggal. Kung napapansin nyo guys, is wala naman siyang, wala na siyang dinaanan dyan. Basta galing siya sa switch, sa box switch mo, papunta siya doon sa isipakel, sa ilaw. Ayan. Yun lang, ganyan lang guys. Ayan. Ayan. Ito naman yung isa. Tipin natin yung dulo para hindi siya sumasabi. Sok na natin. Itong isa na to is dito naman ito sa ano na, sa gitna na natin. Ayan. Ayan guys. Kung napapansin nyo, okay na yung return natin, isok-sok na natin. Ayan. Wala na siyang pinuntahan na iba. Ayan. Ayan lang siya. Nagdagdag na tayo ng dalawang return. Ito na yun, yung dinagdag natin. Para sa dalawang switch. Kabilang ilaw. Ito yung isang ilaw. Return. Ngayon, bali, balatan na muna natin siya na tusok na natin sa pakel. Abali, pagpakita ko muna sa inyo. Kasi ito yung line 1 natin. Yung kanina sinabi ko, wala siyang pinag-abitan kundi diretso lang siya sa breaker. Bali, ang trabaho lang itong line 1 natin, susupplyan niya lang si switch. Yung line 2 naman natin, yung susupplyan niya yung pakel natin. Yung ilaw. Tapos yung return natin, mga return, andito yan, control sa switch. Diretso siya dito sa mga switch. Ayan guys, kung napapansin nyo, na balatan na natin yung mga return niya. And susok-sok na natin siya sa mga pilya. Yan yung supply ng ilaw natin. Itong return. Ganun din yung switch, binalatan na natin. Isok-sok na naman natin. Maliit lang yung pag nagbalat ka ng guys, yung magkakabit ka ng sa receptacle, maliit lang yung maliit lang naman yung terminal niya. Mas yung sakto lang din para hindi siya nakalabas masyado. Para may iwasan na rin yung mga lumikit, mga ganun, na nagagalaw siya. Yan. Ganun yan. Ano ba yung isa sa gitna? Suksok na natin siya ng ganyan para namaya ito tornillo na lang natin siya. Yeah. Ito lang isa. Kita natin para hindi siya maugot man kahit anong galaw. Napansin nyo yung switch natin na may jumper na kasi ito dito ang supply natin, yung line 1 natin. Dinumperan ko na siya kasi 3 gam. Ganyan lang yung jumper nya. Tutusok na natin yung supply. Tingnan natin tong sabihin natin ito yung ilaw number 1. Yan. Tapos ilaw number 2, tapos yung ilaw number 3. Yan, ganyan lang pag tusok-sok ng return guys, ng mga switch, kasi kanya-kanya switch naman sya, tatlo sya, kanya-kanya din sya dyan ng tusok. Ito yung supply nya, yan ang pera nya para magka-supply yung mga return. Yan.
pala eh. Splice na lang din natin. Ayan guys. Pala tornilyo na muna natin siya para hindi siya masyadong magalaw. Ayan. Ayan, ito yung switch natin. Regang switch. Tapos ito naman, kung napapansin nyo, halos wala naman tayong ginagawa dyan. Ito yung line 1, supply ng switch, line 2. Ayan. Yung line 2 nya, diretso sa ilaw sinasupply nyo yung ilaw. Tornilyo na rin natin siya para hindi na siya maggalaw. Ganun din dito, bali tornilyo na rin din natin siya. Ayan, tornilyo na rin natin siya para hindi na-fix na natin yung bumbilya. Sana nasundan nyo guys yung wiring natin kung paano mag-wiring ng trigang tri-valve control by trigang seats. Ayan guys, bali lalagay na natin yung bumbilya nya, yung mga bumbilya nya. Kung napapansin nyo kanina, yung ano natin is trigang outlet valve control hanggang switch. Ngayon, ito naman ay tri valve control by trigang switch. Sabihin, kanya-kanya siyang switch. Bawat isang ilaw may sarili switch. Ngayon, iuna muna natin yung breaker. Yan. Yan yung ilaw number 1. Okay siya. Gumagana siya. May control siya. Yan. Ngayon naman si ilaw number 2. Ayan. And then, control na siya. At si ilaw number 3. Ayan. Ayan guys, sana na sundan nyo yung wiring natin. Is madali lang. Madali lang naman is halos kung makukuha mo yan, marami tayong upload dyan na kung gusto mong matuto ng electrical. Gusto mong nag-aral ka pa lang ng electrician, napakalaking bagay ito para sa'yo. Kaya kung bago ka pa lang, mag-subscribe ka na, like mo na rin and hit mo na rin yung bell button natin para update ka sa mga bago kong video na i-upload. Yan guys, maraming salamat. Sana na sundan nyo lahat ng ginawa natin kung paano, at sana makatulong sa mga bagong nag-aaral pa lang at sa gustong matuto ng electrician. Ganyan lang kadali kung decidido ko talagang matuto. Malaking bagay yan para sa